Hello everybody, this is Desiree and welcome to my channel. For today's video, we'll be going to farm call at Dolores, Quezon. Let's go! Last month, inimbitahan ako ni March kung gusto ko daw bang sumama sa kanila sa Quezon for an overnight stay. So, syempre, una kong tanong was, magkano? And she said, 1,500 pesos. So, dun sa 1,500 na yun, kasama na yung accommodation and 3 meals. So, dinner buffet the same day that you arrive, breakfast buffet kinabukasan, and lunch buffet bago kayo umalis. So, of course, I agreed. So, yung mga kasama ko on this trip are Marge's group of friends, but we work at the same BPO company at one point in our lives. So, this is our room. We were supposed to be in a yung parang dome, but we were upgraded to a room instead. So, anim kami dito. And this is the outside of the room. Ayan, we're room number 8. And, show ko lang yung labas niya. So, dito yung labas. Ayan siyang ganito. Ayan, and then we have dining space. Umulan lang ngayon, so medyo basa-basa. So this is the outside. I think they're still developing the area. Kasi, yan no, madami pang plans for other cabins or other rooms. And then, I don't know kung ano magiging plan nila dun sa gitna. Kung lake ba or some kind of attraction. So that's the outside. Okay. And I think this is a griller. Nakatakip lang. Okay, it's the patio. Wait lang. Bago pa siya. Marge, may bidet! So this is the shower. Ano sinasabi mo na cold? Ano to free nerfon? Water. And then, ayun yung for mosquito. Ayan, meron siyang pull-out bed. Ah!
So these are the glamping domes that we were supposed to stay at, pero yun nga, in-upgrade nila kami dun sa cabin room. I think they look cute from the outside. I don't know how they look like on the inside, pero ang alam ko, separate yung bathroom nito and shared bathroom siya. So grateful na din na na-upgrade kami ng room. Upon checking in, bibigyan nila kayo ng food stubs for each person para sa lahat ng meals, so dinner, breakfast, and lunch. Then, ipapresent nyo lang yun dun sa mismong buffet. Arch, sabihan mo nga ako. Sabihan mo ako. Ano yun? Chicken? Papaya. Ay, ito dito ko. Sinubuan. Mapamamunch kasi yung mga langaw. Yes, please. Parang handaan to, no? Thank you. Ano nga to, Rich? Caldereta? Afritada? Manigo? Ipapakita ko yung pool sa inyo. So, this is the pool. There you go. So, this is the pool at night. After namin mag-dinner, bumalik na kami ng cabin and this was around 8 p.m. And I don't know kung tumatanda lang ba kami or what, pero pagdating namin ng cabin, lahat kami halos ganito. Good night! The next morning. Hello! Why are you going to beat the bridge? Thank you.
Tara na. This is after the lunch buffet, bago kami umalis, and let me just give you my opinion of the place. This is their pool, and as you can see, it's very beautiful. Yung unang part na nakikita nyo, that's the kiddie pool, and mababaw lang siya. And after the bridge, that's the swimming area, and I think they go down as deep as around 4, 4.5 feet. Kasi hindi naman siya lumalampas sa ulo ko, and I'm only 4'11". So this is the glamping area and we were supposed to stay at the domes and we were upgraded sa cabin dito sa cabin 8. And as you've seen, ang ganda ng cabin nila. I really like yung aesthetic niya. So as you can see from cabin 8, una-una wala siyang area for parking unlike ng ibang cabins dito. So dito hindi ka pwedeng mag-park dito, hindi rin pwedeng mag-park dito kasi hindi pa siya developed. So kung dito kayo mag-stay, kailangan niyo pang mag-park sa taas. But here's where I had a problem with. Yung stay namin dito, umuulan. So as you can see, maputik siya, diba? And wala silang direct na stairs or direct na path papunta dito sa main buffet area and dito sa pool. Dito kasi sa second level, you can see here may stairs, diba? So at least easier yung access nila dito. But for us na nasa may third layer, wala. Wala siya yung stairs man lang na connecting this area. So you'd have to walk here, dito sa kalsada. E maputik nga. So pag maulan na ganyan, madulas siyang tapakan kasi may moss and algae na. And napakadelikado kapag gabi kasi wala din silang mga ilaw. Wala silang ilaw paakyat dito or dito sa area na to. You'd have to use your own flashlight or your phone's flashlight para lang makita mo yung daan mo ng gabi. So that's one of the things na sana ma-improve nila as soon as possible. Para lang hindi naman super inconvenient dun sa mga tao dito. Now, my major complaint talaga is the presence of flies or langaws dun sa restaurant area nila. What you're seeing here, popcorn lang yan ha. As in, nakasarap pa. Pero it attracts flies agad. So imagine mo pa kung yung actual food naman nakalatag dyan, mas madami pang ma-attract. I mean, understandable yung presence ng langaw kasi nga nasa farm kami. But I wish they had better countermeasures para ma-prevent yung super abundant na presence nila. So I sent them an email last week asking what their plans are for improvement, lalong-lalo na dun sa major concerns na nabanggit ko kanina.
Unfortunately, hindi pa rin sila nag-reply sa akin. So what I did was to check yung Facebook page. And base dun sa reviews nila, hindi lang kami yung naka-experience dun sa abundance ng langaw nila. And in one of those reviews, nag-reply sila that their plan is, if you can see this, saan ba to? Ito. Itong dome na to. As you can see, ginagawa pa rin siya. Their plans is to have their buffet area here. So, matatakpan yata siya. So, magiging aircon na siya. And in a way, hindi na din makakapasok yung mga langaw sa loob, diba? And for me, I think this is good news kasi mas magiging komportable yung mga guests nila. If you have your own car or motorcycle, then you can just use Waze or Google Map para puntahan itong farm ko. Fairly accurate naman siya. Just expect about 10 to 20 minutes rough road from the main highway papasok dito sa farm. But what if magko-commute ka lang? So we asked this sa reception and they said na from Manila, sakay ka lang ng any bus na dadaan ng San Pablo, Laguna. And from San Pablo, sakay ka lang ng any jeep na pupunta ng Dolores, Quezon. And pag nasa bayan na kayo ng Dolores, mag-arkila kayo ng tricycle. They said it cost around 300 pesos papunta ng farm ko. Sa state ngayon ng farm ko, base dun sa mga nakita ko, I cannot in good faith recommend this place. And it pains me to say that kasi I can see the vision eh. I can see the potential of this place and how beautiful it could be. Pero wala pa kasi sila dun sa stage na yon. Like, I would gladly pay for more. I mean, I know, mura na yung 1.5. Pero I would gladly pay for more kung may improve nila yung mga major concerns na nasabi ko kanina. Hopefully, in a year or two, mas may improve na nila yung lugar. And by then, I'd gladly pay them another visit. Overall, I still enjoyed my stay, but mostly because of the company I was with. Bilang isang mahihain na introvert, you would rarely find me in a group of people that's outside of my close circle. But this group of people were easy to be with. And sabi nga dun sa isang quote from Gossip Girl, as with any journey, who you travel with can be more important than your destination. And with that, I'll end this video. Thank you so much for watching. If you like this video, then please like and subscribe and don't forget to hit that notification bell para updated ka sa any new uploads. Again, thank you and see ya!